Hear the latest news on your favorite FM station that plays the hottest music, 1FM. Dahil ang DYPR Balita ay nandito na, Monday to Friday. DYPR Balita sa umaga, from 6 to 6:30 in the morning. DYPR Balita tanghali, from 12:30 to 1 p.m. Lunes hanggang Biyernes, on your only 1FM, 95.1 FM. Tatlong minuto makalipas ang alas 6. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza. Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Araw ng Lunes, March 21, 2022 at narito na ang mga balita dapat yung abangan ngayong umaga. Bagong ABC representative sa Sangguniang Bayan ng San Vicente, hindi pa nakakaupo. Provincial agriculturist patuloy na nagsasagawa ng forum para sa mga mangingisda at magsasaka. Provincial government muling nagpasinaya ng infra project sa bayan ng Dumaran. Sa police report, high value individual sa kaso ng droga sa Palawan, timbog sa bayan ng Taytay. Sa showbiz balita, pambansang Bay Alden Richards nagbakasyon sa Amanpulo. Sa balitang good vibes, malakas na hangin at ulan kagabi, nagpakaba sa ilang mga residente ng lungsod. Abangan ang detalye ng mga balita makalipas ang ilang sandali. Kaya ipalawan mo na! Mars, saya mo ah. Di ba ang dami mong bayarin? Mars, palaparaan sa Palawan Pawn Shop. Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa. Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakaraming naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalties. Bongga! Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ko kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na. Mag-e-election na naman. Naghahanap ba kayo ng mura, quality at mabilis na serbisyo ng inyong election materials? Saan ka pa? Punta na sa Tata. Ni Tata Printing Services. They offer the most affordable and quality products for your election needs. They have tarpaulin, t-shirt printing, calendars, and many more. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa Tata. Ni Tata. Sa ibang katanungan, punta lang sa Rojas Street, katabi ng HTU. O tumawag sa kanilang numero 0915-786-0967 o mag-email sa tataknitata@gmail.com. Tata ni Tata Printing Services. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at panipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo.
Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nikel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. GYPR, Balita sa Umaga. 7 minuto makalipas ang alas 6 sa detalye ng ating balita. Bagong ABC representative sa Sangguniang Bayan ng San Vicente, hindi pa nakakaupo. Ang detalye ng balitang yan mula kay Romy Luzares. GYPR, Balita. July pa dapat nakarantaon na nakaupo na ang bagong ABC president ng bayan ng San Vicente, Palawan na si Kapitan Cesar Caballero, pero hanggang mga oras nito, itong buwan nito ng Marso ay hindi pa rin tinatanggap ng Sangguniang Bayan ng San Vicente ang dapat na pagkakaupo o pagiging representante nito sa Sangguniang Bayan. Kahapon ay kausap natin si Liga President ng mga kapitan sa buong lalawigan ng Palawan, si Board Member Ferdinand Sabalya. At initially, nakausap natin siya kahapon na sumulat na sila o gumawa na sila ng resolusyon na sa Sangguniang Panlalawigan, address to Sangguniang Bayan ng San Vicente para payagan ng paupuin na bilang representante ng mga kapitan sa bayan ng San Vicente naman, itong si Kapitan Cesar Caballero, kapalit nung dating ABC representative sa Sangguniang Bayan ng San Vicente, na kung matatandaan ay na-aresto ito dahil sa pagkakakuha ng mga high power arms sa bahay nito at iba pang mga kinakaharap na kaso, kung kaya tuluyan itong pansamantalang naalis sa kanyang posisyon. At ito nga vice president si punong barangay Cesar Caballero ang dapat na pamilit, pero hindi pa ito kinikilala hanggang sa ngayon ng Sangguniang Bayan ng San Vicente, Palawan. Kung kaya't sa pamamagitan ng gusto ipakita ni board member Sabalya yung suporta kay punong barangay Caballero, kaya sasamahan sana nito sa Sangguniang Bayan ng San Vicente at iba pang mga ABC president ng ibang mga munisipyo para ipakita ang suporta at hilingin sa Sangguniang Bayan na tanggapin na itong si Caballero bilang ABC President, dahil halos ilang mag-iisang taon na ay hindi pa ito tinatanggap. Marami umunong mga hinahanap itong Sangguniang Bayan na nai-provide naman ng Liga ng mga Kapitan sa Sangguniang Panlalawigan at mismong sa San Vicente. May nakatakda sa natang interview kay board member President Sabalya, pero wala pa ito. Mamaya sa ating balita, kapag may time pa, ay susubukan natin mahinga ng mga detalye pa si board member President Sabalya sa usapin nito. Pero kung matatanda niya ng ating mga kababayan na dapat ay wala pang isang linggo, isang buwan, dapat ay agad na tinatanggap yung kapalita ng nung dating ABC President. Kagabi ay nakausap din natin si Mayor Amy Alvarez, at ang sabi niya, kaugnay sa usapin nito, sabi niya mukhang pinupolitika yung usapin ng pagpapaupo sa dapat na bagong ABC President, dahil nga sa nasa panig umano niya ito at tila ayaw agad na tanggapin kung ano may dahilan, ay hindi na rin gaano umano nakikialam si Mayor Alvarez, dahil dapat sila ang nagkakaunawaan dito, kahit na kakampi pa ng kaninong partido, etong kasalukuyang dapat na nakaupo na ABC President ng Bayan ng San Vicente. Mamaya ay pagka naandito na si board member sa baya, subukan natin na mahinga ng ilang detalye pa sa usapin ng kanilang pagtungo sa Bayan ng San Vicente para dito sa usapin ng hindi pa nakakaupo hanggang sa ngayon na ang dapat na ABC President ng San Vicente na si Cesar Caballero. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga panawag mo. Maraming salamat, Romy Luzares. Sa ibang balita pa, binigyan ng livelihood assistance ng provincial government ang mga kwalipikadong individual na kabilang sa iba't ibang people's organization sa barangay ng Dumaran at Quezon noong March 16.
87 benepisyaryo ang napagkalooban ng tulong puhunan ng Pamalang Panlalawigan sa pamamagitan ng Gender and Development Office at Community-Based Gender and Development Livelihood Enhancement Program. Nakatanggap ang bawat kwalipikadong pamilya ng 30,000 pesos mula sa kabuang halaga na 2.6 milyon pesos na pondo para sa mga people's organization na napili mula sa mga barangay ng Santo Tomas, Itangil, Magsaysay, Katep at Ilian sa Bayan ng Dumaran. 17 benepisyaryo naman ang napagkalooban sa Barangay Panitian sa Bayan ng Quezon na may kabuang halaga na 510,000 pesos. Ang mga napiling benepisyaryo ay natukoy sa pamamagitan ng isinagawang survey at household profiling. Ang pagbibigay puhunan ng provincial government sa mga mahihirap na mga mamamayan at nasa malalayong lugar at mga isla ay para magkaroon sila ng kabuhayan at mapabuti ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagpapalago sa halagang ibinigay sa kanila bilang tulong. Ang mga negosyo o hanap buhay na pwedeng gawin ng mga benepisyaryo sa ilalim ng programa ay ang pagbababuyan, kambingan, pag-aasinan, bagoong production at mat weaving production. Sa ibang balita pa, provincial government muling nagpasinaya ng info projects sa Bayan ng Dumaran. Ang detalye ng balitang yan mula kay Romy Luzares. Muling nagpasinaya ng 17 kilometro ng kalsada sa Bayan ng Dumaran at iba pang infrastructure project na mismong si Governor Jose Alvarez ang nanguna sa pagpapasinaya kasama si Vice Governor Dennis Socrates at ilang pang board member at First District Congressman si Kuya Alvarez nitong nakaraang Biyernes. Bukod dito ay 14 na tulay din ang pinasinayaan nitong nakaraang Biyernes sa mga kalsada papunta ng Dumaran Mainland na ipinagawa sa ilalim ng programa ni Governor Alvarez. Ayon kay Engineer Sailito Purisima, ang head ng Infrastructure Development Office ng Provincial Government, ang proyekto ay pinunduhan ng 800 million pesos kung saan ang 750 million pesos dito ay mula sa conditional matching grant to province kung saan ito ang ginamit na pondo ng Pamalang Panlalawigan para ang pinoproblemang tulay o ang mga tulay at kalsada papasok ng Dumaran Mainland ay maging maayos na at maging konkreto na. Ang pagpasaayos ng kalsada ay hanggang sa Santa Teresita Dumaran na kung saan naibsa na ang problema sa mga tulay at kalsada papasok ng Dumaran o Bayan ng Dumaran sa dito sa Lalawigan ng Palawan. Bukod sa mga proyektong napasinayaan na at nagagamit na ng mga mamayan at dehero ay ongoing naman na ang konstruksyon na ng Araceli District Hospital kasama na itong Dumaran District Hospital na tinatayang matatapos din bago magtapos naman ang termino ni Governor Alvarez sa Hunyo at 30. Ilan lang uman ito sa mga proyektong ipinangako ng gobernador nung una siyang maupo bilang gobernador ng Lalawigan ng Palawan at ngayon niya ay naisa katuparan na ang karamihan sa pinangakong proyekto at ilan na lamang umano ang hindi pa natatapos kaya nga ang target na ng Pamalang Panlalawigan sa pamagitan ng Provincial Information Office na matatapos ang lahat ng ito bago magtapos din ang termino ni Governor Jose Alvarez sa Hunyo at 30. Kasabay umano nito ng pagpapanumpa ng mga bagong elected officials ay kasabay din ng pagtatapos lahat ng mga proyekto sa ilalim na ng programa infrastructure project ni Governor Jose Alvarez. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawin niya. DYPR Balita. 19 na minuto makalipas ang 6:00, ang ibang detalye ng balita sa aming pagbabalik. Mahalaga ng iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa number 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula Lunes hanggang Sabado para sa malinis, tigalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton.
Alam mo ba na ang industriya ng pagmimina ay may malaking na itutulong sa lokal na ekonomiya ng isang bayan o barangay? May kabahagi ang barangay, munisipyo at probinsya mula sa buwis ng isang minahan. Nagbabayad din ng malaking halaga ng real property tax ang kumpanya ng minahan direkta sa munisipyo. Aabot sa 3,000 residente ng munisipyo ang mabibigyan ng trabaho. Kapag may sweldo, may gagastosin at lalakas ang lokal na ekonomiya. Hindi pa kasama rito ang benepisyo mula sa mga programa at proyekto ng minahan sa komunidad at royalty ng mga katutubo. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay nyo sa pag-asenso. DYPR, Balita sa Umaga! Sa pagpapatuloy ng ating balita, patuloy ang pagsasagawa ng opisina ng Provincial Agriculturist ng Farmers and Fisherfolks Forum sa Lalawigan noong March 17 ay isinagawa ito sa Bayan ng Rojas para sa mga magsasaka at mangisda mula naman sa mga munisipyo sa Northern Palawan. Ang forum ay may temang pagpapalakas ng samahang pagsakahan, susi sa maunlad na sakahan at pangisdaan. Dinaluhan ito ng mga miyembro ng iba't ibang magsasaka at mangisda or asosasyon ng magsasaka at mangisda mula sa mga munisipyo ng Norte. Kasama sa aktibidad ang paglulunsad ng Food Always in the Home of Faith program ng Provincial Agriculturist. Nagkaloob ang Office of the Provincial Agriculturist ng mga kagamitan para sa mga benepisyaryo ng faith program tulad ng garden tools, sprayer, piko, pala, seedling trays, and sprinkle. Nagbigay din sila ng iba't ibang binhi ng palay, mais, at mga buto ng gulay sa mga miyembro ng Farmers Association, habang mga kagamitang pangisda naman tulad ng lambat, nylon, at lubid ang ipinagkaloob sa mga mangingisda. Ang mga seaweed farmers or grower ay nakatanggap naman ng lubid, plastic straw at seaweed propagules. Sa isinagawang forum, nabigyan ng pagkakataon ang mga dumalo na makapagtanong kung ano ang suporta na maaari nilang matanggap at ipagkaloob naman ng pamalapalalawigan ng LGU at na maging ng pamalang national sa kanila. Nauna nang nagsagawa noong March 17 ang Office of the Provincial Agriculturist ng forum para naman sa mga magsasaka at mangingisda sa Southern Palawan. DYPR, Balita. Sa ating police report, high value individual sa kaso or may kaso ng droga sa Palawan, huli sa Bayan ng Taytay. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. Police report. Natimbong sa Barangay Liminangkong, Taytay, Palawan, ang isa sa high value individual sa kaso ng droga sa Lalawigan ng Palawan na kinilalang si Marco Ruego. 30 anyos, may asawa, mangisda na residente ng Liminangkong, Taytay, Palawan, na aresto sa drug by bust operation ng Palawan Drug Enforcement Unit at ng Taytay Police. Na-recover sa suspect ang 3,000 pesos na ginamit sa by bust operation. Dalawang silyadong plastic sa sea naman na naglalaman ng white crystalline substance o shabu na may timbang na 0.22 grams na may market value na 3,000 pesos ang na-recover sa suspect. Ang suspect ay naharap sa paglabag sa Republic Act 9165 o legal possession of illegal drugs. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palaway niya. Ang balitang showbiz at balitang good vibes sa aming pagbabalik. Fitness Camp is now in Puerto Princesa. They offer weight loss program, weight training, functional training, boxing, mixed martial arts, Muay Thai, Brazilian Jiu-Jitsu, Zumba, and supplement shop. Fitness Camp is located at Junction 1 Sutter between Honda Prestige and National Bookstore. For inquiries, call or text 0908-211-4362. Fitness Camp is open Monday to Sunday from 7 a.m. to 9 p.m. Fitness Camp, set the trend, join the squad. See you at the camp. Bong bong
talaga. Mapagkakatiwalaan talaga. Ako naman, Mars. Palaparaan. Sa Palawan Express, pera padala. Padala ko kay Madir. Sir, napakamura ng charge dito. Madali pa magpadala at mag-claim. Napakaraming branches pa. Kaya gusto ko dito sa Palawan. Walang kuskus balungos. Maya-maya. Hello? Anak, salamat. Eto, hawak ko na ang cash. Ang bilis. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na. Bongga! Palaparaan. Kaya ipalawan mo na. Mars, saya mo ah. Di ba ang dami mong bayarin? Mars, palaparaan sa Palawan Pawn Shop. Alam mo kung ba't Palawan? Dinala ko ang alahas ko. Ma'am, 1% lang pag natubos within 11 days. High appraisal pa. Correct, ma'am. Mabilis pang mag-renew sa kahit saan sa napakaraming naming branches. Automated pa kami, ma'am. Kaya walang mali sa kwenta. May text reminders pa para iwas penalty. Alam mo ba na ang nickel ay panlima sa pinakamahalagang mineral sa mundo? Ginagamit ang nickel sa paggawa ng iba't ibang mga kasangkapan at estruktura. Ang nickel ay resilient o matatag, hindi kinakalawang, hindi madaling matunaw, at ductile o maaaring ihulma at manipisin nang hindi nababali o nasisira. Mahigit 2/3 o 67% ng namiminang nickel ang ginagamit sa paggawa ng stainless steel na isang uri ng alloy o bakal. Maraming bagay ang nagagawa gamit ang stainless steel, mula sa simpleng kubyertos hanggang sa pagbuo ng mga komplikadong spacecraft. Malaki ang naiaambag ng nickel sa engineering at construction industries. Nakakatulong ito para hindi matunaw ang mga estrukturang gaya ng tulay mula sa matinding sikat ng araw, at para hindi agad kalawangin kahit mabasa ng ulan. Dahil anti-corrosive o hindi madaling kalawangin ang nickel, nagbibigay ito ng di matatawarang proteksyon para sa iba't ibang mga estrukturang pandagat. Sa pamamagitan din ng nickel, nasisiguro ang pagdaloy ng malinis na tubig na ating kinukonsumo dahil tumatagal at hindi kinakalawang ang mga tubo. Nababawasan din ang pagtagas ng tubig dahil matibay ang mga ito laban sa lindol at masamang panahon. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng nickel sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Iyan ang totoo. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Ipila Nickel Corporation. Kaagapay ninyo sa pag-asenso. DYPR, Balita sa Umaga. Showbiz Balita. At sa ating showbiz balita, ang pangbansang Bay Alden Richards nagbakasyon sa Amanpulo. Ang showbiz balita hatid ng showbiz insider Joel Contrivida. Matapos ang engranding bakasyon ng Dabar Cads, bossing Vic Soto at pamilya nito, sumunod ngang nagpahinga pansamantala ang Dabar Cads host at pambansang Bay na si Alden Richards sa luxury resort na Amanpulo sa Cuyo. May pa-topless video pa ang Alden showing ang kanyang well-toned abs na preparation na rin sa isang body beautiful search na ini-endorse niyang tuna brand. Ilan sa mga komento ng netizens ang nagsabing officially summer is on na nga dahil nga sa ginawa ni Alden na lalo nagpainit sa mga tagahanga nito. Hindi naman diniklara ni Alden ang mga kasama niya sa nasabing bakasyon. Joey Contrivida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Showbiz Balita. Balitang Good Vibes. At para naman sa ating Balitang Good Vibes, tila may trauma pa sa bagyong Odette ang mga taga Palawan. Dahil pasado alas 10 kagabi ay biglang bumuhos ang ulan na sinabayan ng malakas na bugso ng hangin. Nagpakaba ito sa karamihan gayong wala namang inaiulat na sama ng panahon. Biglang umingay ang yero sa mga bubong at tila binayo ng hangin ang mga puno sa biglaang sungit ng panahon kagabi. Pansin agad sa social media ang pagkabahala ng marami. Kaya kanyang post ang mga taga Puerto Princesa, lalo pat nag-brown out pa sa ibang lugar na nakadagdag ka ba sa marami. Kalma lang, sabi ng PAGASA. Totoong walang bagyo na nakikita sila sa kanilang monitoring. Sanhi lang ito ng easterlies o ng hanging galing sa dagat Pasipiko. Asahan anya ang mga biglaang pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat na maliban sa easterlies ay sanhi rin ng localized thunderstorm. Pero babala ng PAGASA, mainam pa rin ang mag-ingat dahil kahit saglit lang ang mga biglaang
bigla ang pag-ulan at paghangin ay maaari pa rin itong magdulot ng mga pagbaha o pagkasira ng bahay. Asahan pa rin itong magaganap sa mga susunod, lalo na sa hapon at gabi. Ito ay sa kabila ng pagdeklara ng pag-asa ng pagsisimula ng summer o tag-init. Balitang Good Vibes! Sa mga liagaglimog ko yun noon, Amos, madal kita ko yun noon, ituturo ka natin ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita iko yun noon. Mayagad daw ang inyong tanan mga tangayibog, itinaig mga gurang-gurang. Ako inyong tangay nga si Ryan Ibanez, ang inyong katabid sa tang pagadali lingway ko yun noon. Ang opisyal nga lingway ay ang probinsyang Palawan. Sa daw nga jambi, sarang ko yun noon nga tangadalan mamanang Inaloy. Ang Inaloy mamanang pagbugay malabag nga ginawa nga kadangmitan mababati mo anang tunog. Sa Tagalog, ang Inaloy ay buntong hininga. In English, Inaloy means sai. Dadi gamitan ta sa tang tultulanan ang bisarang Inaloy. Ag Inaloy dun lamang si Pluning datong madamdaman na anang mabal nga problema kay Laura. Mga tangay, kadangag tagagbanta, igamitan ta tang lingwain ko yunon. Gayun nung tangay, Ryan Ibanez, mayad nga daw anong tanan. Amblig! Amos! Madal kita, iko yunon! Weather Report. At sa ating ulat panahon, bagamat umulan nang may malakas na paghangin sa Palawan kagabi, asahan pa rin ang magandang panahon ngayong araw. Mainit pa rin ang buong araw o buong maghapon sa Palawan, ngunit mataas pa rin ang tsansa ng localized thunderstorm sa hapon o gabi. Ito yung bigla ang pagbuhos ng ulan. Magiging maulap naman ang Timog Palawan dahil pa rin sa localized thunderstorm. Ang Kalayaan Island at Puerto Princesa ay magkakaroon ng temperatura na aabot sa 32 degrees Celsius. Maximum naman sa 30 degrees Celsius sa bayan ng Coron at Calamianes Group of Islands, Cuyo at El Nido. Sumikat ang araw alas 6 just kanina at lulubog ito alas 6:17 mamayang hapon. Magandang umaga, Kap Banji Aquino, kay Ka Louie Oliva at kay Tito England Sanas. Magandang umaga sa mga nakikinig sa bayan ng Dumaran at bayan ng Taytay at dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang aming nakalap ngayong Lunes ng umaga. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay hanggang mamayang alas 12:30 hanggang alauna. DYPR Balita, dito pa rin po sa 95.1 FM. Ako si Ruth Rodriguez. Magandang umaga. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang mamaya, dito sa 95.1 FM.